Hit. So, nandito ngayon tayo sa week 6, week 5 to 6 sa English 5, quarter 1. So, ang topic muna natin ngayon ay compound sentences. Bago natin simulan ang cause and effect and problem and solution lesson. Okay, so balikan natin ang compound sentences. Ano ba ang compound sentences? Paano ito nabubuo? Paano siya nakikreate? Okay, ano ang kanyang composition? Okay, so tingnan muna natin ang larawan na to. Okay, ano ang masasabi nyo sa picture? Can you think of two sentences that you can say about this picture? Okay? So, isulat nyo po yan and then sundan nyo ako sa lesson na to para makabuo kayo ng inyong compound sentence. Okay, related sa picture na to. Okay, ito naman ang sentence. The astronauts successfully landed, so they spent a day on the moon's surface. So, yan ang sentence. Yan, diyan tayo magsisimula. Paano natin mabubuo yung isang compound sentence. Balikan natin, the astronauts successfully landed, so they spent a day on the moon's surface. Paano siya naging compound sentence? Okay, pag-aralan natin. Yung sentence na yon ay may dalawang complete ideas. Okay, ano ba yung dalawang sentence? The astronaut successfully landed at they spent a day on the moon's surface. So, two sentences siya. The first one and the second one. Ito ay isang simple sentence dahil meron siyang subject, isang subject at isang predicate. The same with the second sentence, meron siyang isang subject at isang predicate. Okay? So, simple sentence siya. Ang dalawang simple sentence kapag pinagsama sa isang pangungusap ay magiging compound sentence. So, isang complete idea and another complete idea can become okay, a compound sentence when you combine them together. Anong ginamit? Okay, gumamit tayo ng so, ayan, nakapula. The astronauts successfully landed, so they spent a day on the moon's surface. Anong nangyari? Nawala na yung period dito. Pinaliitan natin itong subject na pangalawa. Yes, ang pangalawang sentence, yung subject, small letter na siya, hindi na siya capital letter, ang T. Okay, at nilagyan natin ng connector. Ano yung connector na yun? Yung so. Ang so ay isang coordinating conjunction. Nilagay natin sa pagitan ng dalawang pangungusap para makabuti ng isang compound sentence. At nagtatapos sa period. Okay? Yan. So, one complete idea, another complete idea. Okay? So, we combine using coordinating conjunction. So, yan. So, nagkaroon tayo ng compound sentence. Another one. This astronomy book interests me a lot. Okay, isang idea yan. Okay, may isang subject. Okay, at ito, this astronomy book. Okay, interests me a lot. Okay, that is your predicate. It's a complete idea. Okay, isa yan siyang clause kasi wala siyang period. Okay, kasi nasa loob siya ng isang pangungusap. At isa pa, isang clause. I read more books about it. Ayan, may period na. Pero, pinagdugtong yan silang dalawa. Ang tawag dito ay isang independent clause and another independent clause. Anong ginamit na connector or coordinating conjunction? Ang and. Ang and ay isang halimbawa ng coordinating conjunction. So, ang coordinating conjunction ay ginagamit upang mapag-isa ang dalawang simple sentences. Okay? Para maging
compound sentence. So, again, ano ang compound sentence? Ito ay nilalaman ng dalawang simple sentence or independent clauses. Okay, independent clauses of related ideas. So, nakabuo tayo dito ng isang compound sentence. This astronomy book interests me a lot and I read more books about it. Okay, so it's a compound sentence. So, two sentences or independent clauses at ginamitan ng coordinating conjunction na and. Ano ba ang mga coordinating conjunctions na pwede nating magamit pa maliban sa and so? So, we have or, but, nor, and yet. So, ito ay ginagamit ang mga conjunctions na ito upang makabuo tayo ng compound sentence. And these compound sentences may develop in cause and effect or problem solution forms, which we will talk about pagkatapos ng compound sentence na ito. So, yan po, dyan po natatapos ang sa compound sentence. Okay, kung may tanong po kayo, pwede nyo pong, you can leave a message or a comment. Pwede nyo pong i-comment yung tanong nyo and I will try to answer them the best that I can. So, marami pong salamat.